See you in game 5. Kadalasan, iyan ang nangyayari kapag ang magkaharap sa serye ay magkapatid. Iyan ang inasahan ng karamihan. Kayo rin ba? Ganito ang naging pagtanaw sa dalawang serye ngayong semifinals na sa huling laban na lamang talaga nila ibubuhos ang kanilang buong lakas upang kahit papaano ay gumanda ganda ang storyline at may marikindel o mabuhay muling rivalry kahit sila pa ay sister teams. 30 second timeout para sa SMB. And the other thing is, look at that, just quick ball movement, Stan Gardiner finding an open man. Kind of plays deserves a second look. Look at Scotty Thompson drawing the defender of Stan Gardiner, both out to one. Pero bakit ganoon ang nangyari? Tila pareho pa rin ang kwento noong nakaraan nilang laban na natiling dominante ang mayroong Jin sa pangalan. Patuloy na nakaangat ang laro nitong si Christian Stan Gardiner na patuloy ang pananagasa sa kanyang mga kabantayan. Kaya naman, isa siya sa dalawang nakapagtala ng pinakamataas na puntos ngayon sa gabing ito sa pagkakaroon ng 32. How about Stan Gardiner? Scored 4 points in his debut, missed 2 games after that, but has been on a tear ever since Coach RG. At dahil 10 biglang ang abante ng Ginebra, 2-man substitution na para dito kay Coach George Gallup. Sabi ni Christian, sino pa ang hirap sa kanya? Okay lang. Ang isa pang nakapagtamo ng 32 ay ang mayroong ding numerong ganito sa kanyang jersey. Anong masasabi ninyo sa consistency nitong si Justin Brownlee? Bihira lamang talaga ang off-night para rito sa bagong naturalized player ng mga Noypi. Bibilib ka rin talaga at mapatatanong kung paano niya ito nagagawa ng paulit-ulit sa mga mabibigat pang mga laro sa PBA. Incursion from Justin Brownlee to score the first 2 points in the ball game. Easy basket for JB. Brownlee straight away 3. Sa mga nakaraan nilang mga laban, hindi nga gaanong kataasan ang mga numerong na ibigay nitong si Scotty. Pero sa gabing ito, lumundag muli ng napakataas ang kanyang naging ambag. Parang kanyang mga lundag sa ilan niyang mga puntos at rebound. 21 points, 11 rebounds, 11 assists, 0 turnovers. Triple-double muli ang handog nitong si Thompson para sa mga manunood. Matindi talaga ang paglipad. Another rebound for Scotty. Sinigurado, baka daw na malikmata ka lang sa triple-double niya. Balonzo from the Scotty! Kinalawit pa yung board na yon. It's just imperative if you're San Miguel, you do not allow Scotty Thompson to... Again, the same thing. They made a lot of passes, but never did the ball go to their import. Scotty with his 8th rebound. Kung noong game 1, ang Barangay Ginebra ang nagwagi, bakit noong game 2 ay umuwi pa rin sawi ang SMB? May ibang plano ata sina CTC, Scotty at Brownlee. Wala muna ata talagang kapakapatid. Tila gusto nilang madaliin ang pagkakaligpit sa kanilang mga katunggali kahit pa ito ay sa kanila'y malapit na malapit. Tila nais nilang matuluyan na ang SMB at ang pagdurusa nito'y tuluyan ang mawakasan sa susunod nilang laban. Able to put a body in front of Scotty Thompson. It's second nature for Scotty. As soon as someone takes a shot, he will always crush it. To Scotty Thompson, and Scotty Thompson ready. He launched that shot and he eventually made it 16-1 run here for Barangay Ginebra. Scotty Thompson doing Scotty Thompson things once again. Nakakagulat dahil meron na siyang kabuuang 13 points and 8 rebounds. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang-ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang poot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panunood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.